today's video, i-share ko sa inyo yung percentage method na ginagamit ko sa aking pagpa-price sa sari-sari store. So, yun na nga, Angels. Ang pagpa-presyo natin sa ating sari-sari store ay marami tayong kinoconsider na factor, katulad ng presyo ng item, nakadepende sa layo ng tinitirhan ng isang mamimili. Pangalawa, layo ng pinagbibilhan. So, ito, depende ito kung nagbabayad pa kayo ng mga sasakya inyong pamimili. Katulad ng, sa term kasi namin, pakyaw ang tawag doon. Naranasan ko kasi yan, Angels, dati, nung hindi pa kami nagkaroon ng gray, hindi pa namin nabili si gray, nagbabayad kami ng sasakyan kapag namimili kami ng mga curls, ng mga inumin. So, ang bayad namin sa isang sasakyan ay 500 pesos. So, yung 500 pesos na yun, kailangan kinukuha namin yun sa kita ng mga pinamili namin. So, another factor yun na i-consider mo kapag ka magpre-presyo ka ng item sa store mo. And ang isa pa is kung promo sale or wholesale ang iyong pamimili. Kung promo sale, ako kasi pag promo yung nabibili ko, medyo binababaan ko yung presyo ng aking item sa sari-sari store. At kapag ka wholesale siya, minsan kapag ka sa panel din namin nabibili, so mas mura siya doon sa mga tindahan na pinagbibilihan ko, pwede akong magbaba ng presyo sa aking tindahan. Mas maraming customer na mamimili sa tindahan namin kasi nga mas mura siya. So yun yung mga factor na kinoconsider ko kapag ka nagpa-presyo ako ng mga item ko sa aking sari-sari store. So, nag-prepare ako ng aking formulas para mas maintindihan nyo kung paano ako nagpa-presyo sa aking store. So, sa noodles, ito siya. Sa noodles, ang aking capital is 8.25. So, nagpapatong ako ng 15%. Ang 15% ng 8.25 is 1.23. In-add ko lang itong 1.23 sa 8.25 is equal to 10.14. Round off lang tayo sa 10 pesos ang isang pack ng noodles sa store. Sa coffee naman, lahat ng coffee sa store na single is 7 pesos. So, Nestle, Copico, Great Taste, yun siya. Ang capital is 6.25. 10% lang ang patong ko doon, Angels. So, 0.62 siya. 6.62 plus 6.25 na yung capital. 6.87 siya. Round off ko lang ito siya para 7 pesos ang pabili ko sa store. Ang Coffee Twin naman, ang capital ngayon, latest ito siya na presyo, Angels, sa 11.50 na po siya. Dati kasi nabibili ko siya ng 9.75 lang, pero ngayon nagtaasa na. So, itong Coffee Twin is 11.15 ang capital ko. 10% ang pinatong ko. So, 1.11 siya plus 11.15. Ito equal niya is 12.26. Round off lang tayo. So, 12 pesos na siya sa store. Itong case naman, kasi sa store, Angels, by case ang pagpapabili ko ng beer and minsan nagpapabili rin ako ng per bottle. So, magkaiba yun siya. Sa isang case ng beer, capital ko is 544. 2.5% lang ang patong namin. So, 13.60 ang 2.5% ng 544. So, in-add ko lang 13.60 plus 544 is equals to 557. Kaya lang, hindi ko na ito siya sinunod. 556 na para 12 pesos ang kita ko sa isang case. Pero sa per bottle naman, sa per bottle, 110 naman ang pabili ko per bottle. So ito, sa isang case ng long neck, isang karton, buong karton ng long neck na tandway, ang capital is 1,276, 4% lang ang patong ko doon, Angel. So meron 44.66 ang 4% ng 1,276. And ang pabili ko dito sa, so pinapabili namin siya ng
1,320. By piece is 120 pesos. Sa isang case naman ng senior, capital is 1,324. 2.7% lang ang kinukuha, pinapatong ko. So, meron akong 35.74. Round off ko lang. 36 pesos. Plus yung aking capital. So, 1,360. 1,360 ang isang case ng long neck, ay ng senior. Sorry. Sa aking sari-sari store. By piece is 60 pesos. Sa isang case naman ng litro S, ang capital ko is 325 times 12.5% is 40.60. Hindi ko na yung round of 40 na lang yan siya. Plus 325 na capital. So, ang pabili ko sa aking store is 365 pesos. Pero dito sa Litro Angels, hindi ako nagpapabili ng by piece. Kasi may katabi kaming tindahan na doon bumibili sa amin ng by case. So, respeto ko na lang sa kanila na hindi na kami magpabili ng by bottle, by piece. So, sa kanila na lang yun. So, yun lang yun, Angels. Kung ganito ang formula nyo sa tindahan nyo, paano mag-pricing, pareho tayo ng ginagawa. So, keep it up. God bless po sa ating lahat. Thank you for watching.